Hi mga ka-Rocket! Ako nga pala si John Rel Lopez ng OFW Rocketero 32 Channel. Ngayon, magluluto tayo ng ginisang munggo with chicken plus pritong tilapia. Tara mga ka-Rocket, umpisahan na natin! Una natin gagawin ay pakukuluan muna natin ang ating munggo hanggang sa lumambot siya. Ayan. Takpan lang muna natin. Tingnan na natin. Ayan. Medyo malambot na ito. Pwede na ito. Dahil mamaya pagkatapos nating igisa, palalambutin pa natin ulit. After igisa. So, isit aside muna natin siya. So ngayon, igigisa muna natin ang ating chicken. Ayan. Chicken ang gagamitin ko pang halo sa munggo, guys. Pwede rin tayong gumamit nito ng pork, pritong isda, or tuyo, tulad ng dilis. So, chicken yung available ko. So, ito muna yung gagamitin natin. Haluin lang natin paminsan-minsan. Para pantay ang pagkakaluto. Baliktarin lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, yung ating manok is medyo luto na siya. Pero ang gusto kong mangyari dito is magkulay brown. So, hayaan lang muna nating matuyo yung katas niya. At lalagyan natin maya-maya ng mantika para magkulay brown talaga siya totally. Ayan, kunti na lang yung katas ng ating karne. So, sa pagkakataong ito, pwede na natin lagyan ng mantika. Maglalagay lang tayo ng katamtamang mantika, guys. Para maluto yung ating manok at magkulay brown. So, ayan. At hayaan lang nating uminit ulit yung mantika. Ayan. Gagawin lang natin sa karne is magkulay brown siya. Yan. Ito yung gusto nating mangyari sa ating chicken, guys. Magkulay brown siya totally. So, yan. Kulang pa ito sa luto. Actually, lutong-luto na siya, pero gusto natin magkulay brown yung kaniyang karne. Ayan, hayaan lang natin siyang magkulay brown. Baliktarin lang natin. Ayan. Yan, kulay brown na yung ating manok. So, pwede na to. Yan, itatabi lang muna natin. At
simulan na nating maggisa ng ating munggo. Yan, inawasan ko lang yung mantika at dito na rin natin igisa yung ating bawang at iba pang mga ingredients. Una natin igisa yung bawang, syempre. Lagyan na rin natin ang ating bawang. Garlic. Ayan. Hintayin lang natin medyo magkulay brown yung ating bawang. Mabango na. Pwede na ito. Lagay na natin ang ating luya. At kamatis. Igisa lang natin hanggang sa maluto siya bago natin ilagay ang ating munggo at yung chicken. So yan guys, ganyan lang. Lutuin lang natin ang ating kamatis hanggang sa malambot na malambot siya. Ayan. Haluin lang natin. Paminsan-minsan. Ayan. Pwede na natin ilagay ating manok ulit. Manok muna bago yung munggo. Lutuin lang natin mabuti. So medyo kakaiba yung style ko ng pagluluto ng munggo. May kunting ano lang siya, kunting twist. Medyo matagal. Hindi siya ganun kadali. Tiyaga lang. Para masarap yung ating ano, munggo recipe. Kaya nga, may kanya-kanya tayong diskarte sa pagluluto. So, hayaan lang natin siyang lumambot yung kamatis. Ayan, haluin lang natin paminsan-minsan. Paminsan-minsan palagi. Yan, pwede na natin ilagay ang ating munggo guys. Yung munggo na malambot.
Ayan. Ayan siya. Tinanggal ko na yung sabaw. Dahil magsasabaw naman ulit tayo mamaya. At haluin lang nating mabuti hanggang sa mag-mix yung ating mga ingredients. At igisa lang natin ang bahagya bago natin ilipat ulit dun sa cooking pot na may takip. Kasi walang takip itong kawali ko eh. At pakukuluan pa ulit natin ito. Ayan. Konting gisa lang. Ayan. Hayaan lang muna natin siya. Okay. Hahaluin natin siya. Masarap to guys kasi malasa ito dahil may manok. Hindi na kailangan natin maglagay ng extra ingredients. Salt lang pwede na. Kunting salt. So, hayaan lang muna natin siyang medyo kumulo at uminit. Ayan, pwede na itong ilipat sa cooking pot na may takip. Ayan guys. Para dito natin ituloy yung pagluluto. Wala kasing takip yung ating frying pan. Kaya ilipat lang natin. Ayan. Ayan guys. Lalagay na tayo ng sabaw. Lalagay na tayo ng tubig. Tubig, tamang-tama lang. Kunti pa. Ayan, pwede na yan. Haluin lang natin ang bahagya at pabayaan muna natin siyang kumulo guys. Ayan. Takpan muna natin. Ayan, pwede na natin itong timplahan. Kulang-kulo na ang ating munggo. Ilagay na natin yung swilly. Siling haba. At maglalagay na ang tayo ng asin. Katamtaman lang. Ayan. Sarap na ito guys. Konting asin pa. Ayan. Takpan lang muna natin. Tada! So, pwede na itong ating munggo guys. Luto na siya. Ngayon naman magpiprito na tayo ng tilapia. Maglalagay tayo ng mantika sa ating frying pan. Medyo marami mantika guys kasi malaki yung tilapia. Ayan. Hindi tayo kuripot eh. Ayan muna natin kumulo yung mantika bago natin ilagay yung tilapia. Ayan, mainit na yung ating mantika. Ilalagay na natin ang ating
tilapia. Malaki ito guys. Kaya din may hantay yung mantika. Grabe. Hindi nagkasya. Dapat kalahin natin ko ito. Yan, hayaan lang natin siyang maluto yung kabilang side. Yan. Pwede na nating baliktarin itong ating tilapia guys. Tingnan natin kung luto na yung kabilang side. Medyo dumidikit siya. Dumidikit. Ano ba yan? Dumidikit siya sa ating kawali. Pursahin ko na to. Sayang naman. Hindi maganda. Medyo nawasak siya guys. Kulang sa init siguro yung mantika natin kanina. Kaya ganyan ang itsura. Dapat hinati ko na lang talaga to. Okay na rin. Ito paano. Nawasak. So hayaan lang natin maluto yung kabilang side. Ayan na. Luto na itong ating tilapia guys, pero hindi siya magandang pagkaprito. Medyo nawasak yung ating tilapia. Pero ayan, hayaan pa natin siyang maging toast talaga. Tadang! Ayan, ready na ang ating munggo guys. Eto na rin ang ating tilapia. Ayan. Medyo hindi nga lang maganda yung pagkaprito. Pero pwedeng pwede na ito. Tadan. Kain na tayo guys. At ayun na nga guys. Natapos na ang ating nilulutong munggo at pritong tilapia. Pagpasensyahan nyo na at medyo hindi maayos yung pagkakaluto natin. So, yun lang ang ginawa kong libangan dito guys bilang isang OFW. So, kapag nagluluto tayo, ginagawan lang natin ito ng video at ina-upload natin sa ating channel. So, sana suportahan nyo po ang aking channel guys. Hanggang sa susunod po nating mga videos at mga cooking recipe. God bless and bye-bye.